Good morning! Magandang umaga! Welcome once again to my channel. First off, behind me is the beautiful sky garden of Landcrease Residences, our mid-rise condominium in Parañaque City. It's near the airport. Today, bibigyan ko kayo ng quick tips and we will answer a question. Since nalaman na natin kung sino yung pro buyer or the most amiable housing financing loan sa Pilipinas. Sino ulit yung top rank natin sa housing loan? Walang iba kundi si Pag-ibig. Bakit? Find out on my first video and you will know why. Here's our question. Paano ba yan? Gusto ko na kasing bumili ng sarili kong bahay. Hindi pa ako member. Before we answer that, tatanungin muna din kita. Ikaw ba ay OFW, self-employed, or employed? Alin ka sa tatlo? Unang-una, numero uno, ang gagawin mo, magpa-member ka. Sige, unahin natin si self-employed. So, back then, in 2006, when I applied for my brokerage, Girl Scout ako noon eh. Dala ko lahat, from my birth certificate to my valid IDs to everything. Ngayon, it's so easy. You can access everything online to search kung ano yung mga dapat mo nang dalhin so that when you walk in or kung magpa-schedule ka, you have everything you need. Since you are self-employed, you apply for a voluntary Pag-ibig account. And then, 100 pesos lang. Sobrang mura lang. Actually, up to today, it's still 100 pesos. Even if you're an OFW and you still can pick an amount para sa monthly Pag-ibig contribution mo. Kapag naman ikaw ay employed, dalawa yan. It's either your automatic member and the second is voluntary. Automatic member because we all know it's mandated na talagang every company should file for each employees to be a member of Pag-ibig. Bakit naging voluntary? May trabaho naman ako. Why? There are some companies that are sole proprietor and iilan lang kayo sa company yun. It is not really required. Kasi, mostly, it's a contract basis. So, ganon. Ikaw pa rin na magpa-file ng Pag-ibig mo. Ikaw naman ay OFW, dati hindi ito required, ano, but this time it is mandated, ituloy mo lang yung hulog mo. O yan, che, member na ako. So, ganito yung gagawin mo. Make sure to online your account sa Pag-ibig. Bakit? Kasi kung mag-apply ka na ng housing loan mo, hihingian ka ng ESAB. So, request for a consolidated ESAB. Whether you are self-employed, OFW, or employed, ito hihingiin sa'yo. Anytime you can request for your ESAB, ito yung composition ng buong hulog mo from the time you started working. Isa din sa i-require sa'yo ay nakahulog ka na ng 24 months sa iyong contribution. Hindi pa ako nakahulog kasi kaka-member ko lang. So, here's what you're going to do. You can pay for the lump sum. Inaalaw ngayon ni Pag-ibig yan. Punta ka lang sa counter and sabi mo na magbabayad ka ng 24 months as a requirement for your housing loan. So, there you go. Here's your quick tip. Magpa-member ka whether you are OFW, self-employed, or employed. But wait, isingit natin naman yung unemployed, di ba? Para sa unemployed na naghahanap ng trabaho. Friend, huwag ka lang mawawalan ng pag-asa. Hindi forever na wala kang work. So, kahit wala kang work ngayon, mag-voluntary ka sa Pag-ibig. It will help you a lot in the future. Your personal loan, your housing loan, calamity loan, madaming benefits. Isa ka man dun sa 4 categories, magpa-member ka na. Okay? If you have a question or inquiry, I am at your service po. You can send me a message or comment down below. Again, thank you for watching. I am Sherry, your real estate broker. Abangan ang aking next video and talk to you soon.